malinaw po mga kababayan kung sino at ano ang punot-dulo nito. Una, nagsimula po ito sa political ambition ni Martin Romualdez na maaga pa na kanyang binabangga ang mga Duterte, lalo na si Vice President Sara. Dahil dyan, kinasabwat niya, kinasapakat niya, kinuntsaba niya ang mga CPP, NPA, NDF, urban operatives like Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Rosas, Teddy Casino at mga grupo nila na mga dati kong kasama, dati namin kasama sa CPP, NPA, NDF. At ginamit sila bilang mga attack dogs at mga tagapagbusal laban sa mga grupo at organisasyon na lumalaban sa kanila at nagiging kalaban na rin sa politika ni Martin Romualdez. I'm talking about the Vice President Sara Duterte, who is now a very staunch advocate of anti-communist terrorism sa ating bansa. Former President Rodrigo Duterte, Pastor Kibuloy, the founder of the Seminay. And kami, ako, si Ka-Eric, si Dr. Badoy, kami po ang mga nakikita ng CPP, NPA, NDF na mukha at boses ng lumalaban sa communist terrorism at malaki pong impact ng aming paglaban sa kanila. Kami nila Sara Duterte, nila Rodrigo Duterte, nila Pastor, at ang buong SMNI Network. And because of that, hiningi nilang ulo namin kay Martin Romualdez na makapangyarihan pa kay sa presidente kung gumamit ng poder at abusuhin ito sa poder sa kapangyarihan sa gobyerno. Dahil gusto rin ni Martin Romualdez na mawala ng platform kung saan naghahayag ng kanyang saloobin ang very popular still na former president natin na si Tatay Digong at ang kanyang mga paghahayag ng katotohanan sa mga abuso sa pundo at kapangyarihan ng gobyerno ay tinarget na rin ni Martin Romualdez ang SMNI. Ganon din po ang kanyang pagtingin na i-take out ng SMNI si Pastor Kibuloy, mawawala na ng boses si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte. At syempre, collateral damage kami dyan para sa CPP, NPA, NDN. Yan pong punot dulo kung bakit kami napunta sa Kongreso. Sapagkat kung totoo na kami ay nag-abuso sa aming press freedom at sa aming karapatan sa paghahayag, the solution for that is for the Speaker of the House to file libel cases against me, against Lorraine Badoy, against the editors, and the President of the Seminay. Hindi para pumunta sa Kongreso at atakihin nila ang legally established franchise, which is, by the way, effective until 2044. Batas po yun eh. Ang kaso ng ABS-CBN po ay iba yun. Expired franchise yun at maraming mga violations in law like hindi pagbabayad ng tamang buwis, mga problematic investment na may foreign interest, yung kanilang mga utang sa bangko ng gobyerno na dinadaya nila at hindi nababayaran. And all those allegations ng abuse of workers nila. At for 6 years, wala po silang franchise na kasi pumaso na ang ABS-CBN franchise sa panahon pa ni Noynoy Aquino bilang presidente. And yet, never nag-order si Rodrigo Duterte na ipasarado ng NTC, National Telecommunications Commission, ang ABS-CBN sa loob ng 6 na taon until hindi na nila na-renew ang kanilang franchise. SMNI po wala. Nagtanong kami, naging mixayon ng kanilang galit, itong mga sip-sip na mga kongresista like Suarez, si Kimbo, si Paduano, si Tambunting, si Pimentel, at mga kasabwat nila, si Mix Nograles, nagpulong-pulong kasama ang taga-CPP, NPA, NDF at ginamit nila ang kapangyarihan ng Kongreso para ipatawag kami, bastusin, iharas, takutin at ipakulong ng illegal at sirain sa mamamayan ang SMNI. Subalit, itong mga ganid na mga politikong ito at mga sipsip na politiko at uhaw sa kapangyarihang inaabuso nila, they forget one thing. Ano po yun? Nakalimutan nila na mulat na ang taong bayan. Nakalimutan nilang sambayan ng Pilipino. Kaya sa ginawa nilang pag-apak sa aming mga karapatan ay para na rin inapakan nila ang karapatan ng buong sambayan. Kaya tumindig po kayo at kayo po ay nagpahayag ng inyong pananaw na regardless kung tumutugma ang datos na itinatanong nila ka Eric sa SMNI, regardless kung mayroong source o wala na inihahayag, ang pagtatanong sa anumang takdang panahon o saan man at kailan gagawin ng ordinaryong mamamayan at ng mga media practitioners, hindi po bawal yon. Kasi dapat ang nagpapaliwanag
ng dangtad at maliwanag kung saan ginagamit ang pondo ng gobyerno na hawak at ipinapahawak lamang sa mga kongresistang ito, obligasyon po yan ng Kongreso at ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Malinaw po, wala tayong pagkakamali doon. At kung agrabyado sila sa pagbo-broadcast namin sa laban kasama ang bayan, at ganoon din po kay Pangulong Duterte, they can always file cases in court. But not to attack and absolutely paralyze SMNI at i-take down ito sapagkat yan ay malinaw na paglabag sa press freedom and freedom of expression. So ano pong naging usapin sa Kongreso kung bakit kami nakulong? Number one, pinanindigan natin at ipinagtanggol ang mga constitutional rights na nakasaad po sa Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. E yung nangyari po sa amin, illegal detention and illegal arrest. Arbitrary po yon at yun ay paglabag sa konstitusyon. Hindi po kami pwedeng pilitin doon na sumagot at incriminate ang aming mga sources at ang aming sarili sapagkat nasa batas po na pinapangalagaan kami ng tinatawag na due process of law. At ang due process of law ay nasa Bill of Rights natin yan. At kasama po dyan ang pagbibigay ng tamang servisyo at tulong at suporta ng mga abogado para kami ay mabigyang giya o guide sa aming mga dapat ihayag at mga pagpapaliwanag. So doon pa lang po, malinaw na yon. Number two, hindi po dapat doon sa forum na yon ng abusive committee hearing ng Kongreso, kami dapat dinala. Sa korte sila dapat nag-file ng kaso para hindi po nila magagamit ang kanilang superior advantage of power kapag doon sa Kongreso na sila din ang mga investigador, sila din ang prosecutor, sila din ang judge, at sila din ang sentensyador o executioner. Pwede ba yon? Siyempre hindi, mga kababayan, mga kapatid. Pangalawa po na gusto naming idiin dito, hindi na po ito usapin ng SMNI lamang o about kay Ka Eric o kay Ma'am Lorraine Badoy. Usapin na po ito ng totoong pagtingin natin na kapag ikaw pala ay naging kritiko o ikaw ay lumalaban o nagko-question doon sa mga transaksyon involving the Speaker of the House at ang kanyang mga kasabwat, including ang CPP, NPA, NDF, at ikaw ay ma-perceive o pwedeng tingnan bilang bahagi ng political enemies or threat, political threats to the ambition of the Speaker, Martin Romualdez, pwede palang gamitin ang Kongreso para labagin ang mga karapatang nakasaad at pinapangalagaan ng konstitusyon. Malinaw po na nangyari yan doon sa Kongreso. Mabuti na lang at tumindig kayong mga mamamayan at mga kababayan namin. At ang panghuli po, malinaw din na kapag pinabayaan natin ang pakikipag-alyansa at pakikipagsabwatan ng CPP, NPA, NDF sa supposedly mga leaders of government, pwede pong magkaroon ng undue advantage ang CPP, NPA, NDF dahil nakakapag-access po sila ng pondo na karagdagan, kapangyarihan, alyansa at propaganda. At ito ngayon ang nagagamit nila laban sa mga perceived political critics and enemies of Speaker Martin Romualdez. At ganun din ang pagtingin ng CPP, NPA, NDF na mga kalaban nila na nagbubunyag at nakikipagbanggaan sa kanila. Like SMNI, Ka Eric, Doc Badoy, Rodrigo Duterte, Sara Duterte, and Pastor Kibuloy, and SMNI. Yan din ang ginamit na alyansa na yan para yung poder at pundo, alyansa at propaganda, kapangyarihan at maniobra ng CPP, NPA, NDF ay magagamit nila against sa mga nagtatanggol sa ating gobyerno. At ang panghuli na kita natin, because of the control of power of the purse o yung kapangyarihan sa pondo, sa budget, lahat ng agencies of government pwedeng sakalin, lumpuin at paralisahin nila Martin Romualdez dahil dumadaan ang budget sa kanila. Ito ang nakakabahala na tinatawag kong creeping silent Martian na partially ipinapatupad ni Martin Romualdez with obvious consent ng kanyang pinsan sapagkat hindi nasasawata at napipigilan
ang ganitong ginagawang paglapastangan sa kapangyarihan na ginagawa ni Martin Luther. Which brings me to the second topic. Ano itong inilabas ng MTRCB, Movie and Television Review and Classification Board, na preventive suspension na 14 days laban sa dalawang programa ng SM9? Ang Laban Kasama ang Bayan at ang Gikan sa Masa para sa Masa ni Tatay Digong. Mga public affairs and public commentary programs ito. Dapat alam ng MTRCB na ang pwede lang nilang habulin dyan ay kapag nagkaroon ng mga paglabag doon sa mga moral guidelines and moral standards on television show. Pero dapat magkaroon sila ng tinatawag na liberalist na pagtingin. Kapag yan ay within the bounds of freedom of speech and freedom of expression and freedom of the press, kailangan magkaroon sila ng malawak na pagbibigay ng oportunidad na ma-exercise ang public commentary and public affairs program na ito. At kung mayroon aggrieved party, which it is presumed by everybody now na si Martin Romualdez, ang kanyang recourse ay hindi MTRCB. Ang kanyang tatakbuhan dapat korte, hindi gamitin ng Kongreso at ang MTRCB at ngayon pati ang National Telecommunications Commission, which are offices under the Office of the President. Bakit hindi siya pumunta sa korte? Kasi malalaman ng taong bayan at ng korte na ang pagtatanong sa kanyang expenditures and involving travel expenses, ang datos hindi man tumutugma sa kanilang record, ay hindi libelous o hindi krimen. At hindi dapat ito pagmumula ng paggamit ng kapangyarihan para abusuhin at patiklupin at batikusin at paralisahin at lumpuin ang SM9. Mabubuking siya sa korte. Number two, kung agrabyado sila like Franz Castro sa kay Rodrigo Duterte na program, bakit MTRCB ang pupunta? Dapat pumunta siya sa korte at yun ang ginagawa niya ngayon. Dapat kinasuhan nila kami. Kinasuhan nila si Rodrigo Duterte. Pero bakit idadamay ang SM9? Because SM9 serves as the platform for the Duterte to air their opinions and views at kami naman ay ang mga boses na lumalaban sa CPP, NPA, NDF na siya ngayong kachurba-churbahan at kaberks ni Martin Romualdez at ng kanyang mga sipsip na politiko, ito mga CPP operatives na sa Kongreso. So nagsama-sama sila sa common interest. So questionable itong ginawa ng MTRCB. Bakit? First time ko nakakita ng isang public commentary, public affairs program na pinakialaman ng MTRCB ang freedom of expression and free speech as guaranteed by the liberal interpretation of such Bill of Rights guaranteed by every citizen na dapat hindi sinasagkaan ng MTRCB o ng pamahalaan at ng Kongreso. So malinaw po na may paglabag sa diskresyon at otoridad ang MTRCB. Ang problema lang, pag tumakbo tayo sa korte, ka Miguel Caloynoy, mga kababayan, wala na kayong korte, naka-break. Pagbalik natin, magtatapos by January 4 or January 5 ang MTRCB preventive suspension. Maganda sana na ito'y i-review ng korte na ito'y paglabag at paglagpas sa kanilang kapangyarihan. At wala silang otoridad at kapangyarihan na lumabag sa freedom of speech and freedom of expression. Yan din ang pinapoint out ni Senator Tolentino. At yan din ang pinapoint out ng iba pang mga senador at mga political observers. This is now causing a chilling effect. Sapagkat kapag ikaw pala ay political enemies or connected to the political enemies of a very powerful and abusive politician like Martin Romualdez, pwede palang gamitin hindi lang ang Kongreso, kundi pati ang National Telecommunications at pati ang MTRCB para habulin kayo. At ipasarado o iharas at takutin kayo. Article 19